Magandang araw sa inyong lahat. Ang lulutuin natin ngayon ay tatawagin natin pork salpikaw. Itong pork salpikaw na ito ay isishare ko sa inyo dahil isa ito sa mga nagustuhan kong na-order or ni-recommend ng isang Spanish restaurant dito sa Makati. At syempre nagustuhan ko kaya isishare ko sa inyo. Ang ibig sabihin pala ng salpikaw ay salpikar. Tinanong ko rin sa kanya kung anong ibig sabihin ng salpikar. Ayon sa kanya ay ano raw, paminta or paper to paper. So yun yun. Ngayon ito yung ating mga sangkap. Itong pork tenderloin or lomo. Sabihin nyo lang doon sa magkakarne yung pork tenderloin kung hindi nyo pa alam, or lomo, or sa grocery tanungin nyo lang yan at ipapakita sa inyo. Katulad nung nakikita nyo dyan sa picture sa taas, ganyan ang itsura niyan. Ngayon, kung wala kayong makitang ganito, ay pwede rin kayong gumamit ng malaman na parte ng pork or pork belly. Yon, pwede na yon. Ito lang, kaibahan nito, walang taba at saka madaling maluto ito. Ito ang ating mga pangunahing sangkap. Siyempre, ito ilalagay natin dyan mamaya. Itong mga sangkap na ito, isasama-sama natin dyan mamaya. Itong garlic powder. Itong bawang saka itong garlic na ito, ito yung dinikdik natin, gagamitin natin yung mamaya yan pagka magigisa tayo. Ito namang garlic powder, isasama natin dyan mamaya pagka marinate. Itong paminta, paprika. Itong paprika, ito yung magpapakulay mamaya pag naluto na. Ang ganda tignan yan. Itong chili flakes, ano lang ito, optional kung gusto nyong lagyan or medium anghang, okay yan. Itong Worcestershire sauce, oyster sauce, saka itong soy sauce. Pare-pareho lang dami niyan. Itong kung wala kayong Worcestershire sauce, mabubulol ako dito. Itong Worcestershire sauce, kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng suka at sugar kasi ang lasa nito ay manamis-tamis na maasim. So yun, pare-pareho lang dami niyan. So yun nga, bawang, itong butter, itong kinchay. Kung wala kayong makitang kinchay, celery, pero ito mamaya gagamitin natin mamaya pang budbud pag natapos na. Ito naman, isasama natin mamaya yan pagka magluluto na tayo itong dahon ng sibuyas. O, halika na, umpisa natin ang pagmamarinate. Ito nga pala, pagka minarinate nyo ito, ang ano talaga nito, imamarinate ito ng 1 hour. Pero kung halimbawa nagmamadali na yung kakain o may mga bisita na kayong nanggugulo na sa inyo, ang tagal naman yan, lutoy na yan. Ay huwag nyo nang imarinate ng isang oras. Ganito ang gawin ninyo. Lahat ng mga nakikita nyo mga sangkap na ito, yung mga yan, bukod dito at saka sa mga ito, ilalagay natin lahat dyan. Ito, unahin natin tong garlic powder dahil nasa unahan siya. Paminta. Ano yan ah? 1 teaspoon na paminta. Ganon din dito sa paprika. 1 teaspoon din ito. Ang dami nito. Ito, chili flakes. Optional ito ah kung gusto nyo ah. Pero gusto kong lagyan para maganda man pagka naluto. Ito ang ito, hindi pala ito. Itong soy sauce. Itong soy sauce, ano ito ah? 3 tablespoon. Ganon din itong oyster sauce. Yan! Try natin. Sayang. Dumada naman yung pusa ko sa ilalim. Yan! Ganon lang yan. Ngayon, haluin natin. Ngayon, kung gusto nyong kamayin, kamayin nyo. Haluin natin ang haluin. Pag nahalo na natin yan, igigisa natin ito. Yan, igigisa natin ito. Bago natin ito ilalagay. Pakukuluan natin. Ganun yan. Hindi nyo na imamarinate, lalong-lalo na pagka nagmamandali yung mga bisita ninyo o yung mga anakis ninyo na gusto nang kumain nito. Ang sarap nito mga kabayan. Dahil pag pinakuluan natin yan, papasok na ang lasa ng mga sangkap natin or mga ingredients dyan sa pork. Ito kasi, gustong gusto ko ito, ulam na, ulutan pa.
Ang sarap nitong pulutan. Ang susunod natin gagawin, gigisa natin ng bawang at ilalagay natin yan. Ito pa pala, naiwan na isang sangkap itong olive oil. Ilalagay natin dyan. Bali, 1 tablespoon to. Ilalagay natin dyan. Kung wala kayong olive oil, yung mga ibang klase, marami naman yan. Pero mas maganda talaga yung pagka-olive oil ang sasama nyo dito sa pagmamarinate. O yan. Umpisa na nating lutuin. Ayan, meron tayong mantika dyan. Ilagay natin itong bawang. Kasi siya nakasugamit ko, medyo luma na eh. Ayan yung pag dumating si wife, bago na lang siya. Ayan. Pakulayan lang natin ng hanggang mag-brown. Okay na yan. Yung mga eksaktong sukat nga pala ng ating mga ingredients, ilalagay ko na lang sa sa description para masundan ninyo. Ngayon, yung mga pinakita kong sangkap sa inyo kanina at marami kayong lulutuin, dagdagan nyo na lang. Kasi itong lulutuin nating pork salpicaw, kalahating kilo. Kung gagawin yung isang kilo yan, dagdagan nyo na lang yung mga sangkap na pinakita natin kanina. Ngayon, depende sa paghiwa nyo. Kasi ang paghiwa nito ginawa kong cubes. Ayan, Ayan. Pwede nyong liitan. Depende. Kasi nga, kung gagawin yung pulutan nito, liitan nyo ng konti. Madali maubos yan pag malalaki yung hiwa. Masarap ito . Malinamnam. Ilalagay natin ngayon dyan. Ayan. Kasi nga, pag kulo niyan, andyan na lahat yung lasa. Ang bango. Ngayon, ililigay na natin itong dahon ng sibuyas. Naalala nyo kanina, pag isa ko ng bawang, bawang lang. Pero yan, sibuyas. Para pag naluto yan, maganda tingnan. Hindi natin siya ibubudbud. Ang ibubudbud natin mamaya yung kinchay. Yan ang version ng pagluto ko. Version ni Dada Cooks. Ito nga pala mga kabayan, lagi ko sinasabi kasi baka malibago sa channel ko . Pag bago ka kabayan sa channel at bago ka palang nakakapanood itong cooking show ni Dada, ang content talaga ni Dada ay travel vlogger or tourist sightseeing, layering operation, lahat-lahat na. Ano doon sa channel ko? Kung gusto mo makita lahat ng mga videos ko, punta ka lang sa channel ko at i-click mo lang yung playlist at naka-organize na lahat doon. Ngayon, nakikita nyo yung parang hindi pa siya maitim ng kunti. Mamaya, gaganda ang kulay niyan. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng isang cup na water para lumambot. Dito natin siya ilalagay sa nilagyan ko ng mga ingredients para malasa. O, ayan. Yan siya. Palalambutin natin ngayon yan. Ngayon, hindi nyo makikita ang tunay na ganda ng salpikaw pag marami pang tubig. Ngayon, mamaya-maya, iigahin natin yan. At bago maluto yan, bago natin ilalagay yung butter. Upo, sarap niyan. O yan, di ba? Ang ganda na ng kulay. Kailangan ito, malakas ang apoy para mabilis sa maiga. Ito kasing lomo or pork tenderloin, madali lang ito maluto. Bago natin lagyan ng asin, yung madali na siya maluto para huling-huli natin talaga yung lasa o talagang eksakto na yung sangkap nating inilagay. Kasi may soy sauce yan . Baka sumobra yung alat. Takpan natin ulit. Habang inaantay natin na lumambot yan at umiga, shout out muna tayo.
Shout out nga pala kay Orly and Alma ng Auckland, New Zealand. Ayun, Sir Orly, Ma'am Alma ng Auckland, New Zealand. Shout out sa inyo. Shout out nga pala sa anak ko na sina Elsie, Samantha, Lynn at Brandon from Tatay Eddie and Ningning ng Paranaque. Ito, shout out din kay Artist Anart. YouTube channel. So yun, shout out sa iyo Artist Anart ng kanyang YouTube channel. Yun ang name ng kanyang YouTube channel, Artist Anart. Shout out nga din pala kay shout out nga pala sa Cordero family ng Silay, City Negros Occidental. Oh, dito na siya sa Pilipinas, si Negros Occidental. So, shout out sa inyo, Cordero family ng Silay, City Negros Occidental. Ito, may YouTube channel din ito. Tukayo ko pa. Shout out sa inyo, Tukayo, Archie's Vlog MC. Ayun, anyang YouTube channel, Archie's Vlog MC. Ang totoo ko nga palang name ay Archie. Yun, Archie. Dada ko, kaya natawag yung channel ko na Dada kasi Dada as Daddy. Dada ang tawag nila sa akin ng aking mga anakis at mga apo. Shout out nga pala kay Emmanuel Vinson ng Milan, Italy. So, Sir Vinson, kumusta na dyan kayo sa Italy? So, shout out sa inyo, Sir Emmanuel Vinson ng Milan, Italy. So, yun. Tignan natin. Kulong-kulong na, oh. Ayan. Bali, 10 minutes natin na pinakuluan. Siguradong malambot na yung pork. Malapit na siyang maigaw. Ang ganda tingnan. Ngayon, titikman natin kung tama na ba yung alat. Okay na yung alat. Kunting budbud lang ang asin. Kasi nga, lalagyan pa natin ng butter yan eh. Baka umalat ng gusto. Mabuti na yung kulang sa alat, pwedeng dagdagan yan. Ayan. Paigahin pa natin ng kunti bago natin lagay yung butter. Ayan. Maganda na tignan, no? Ngayon, ilalagay natin itong butter. 1/4 na butter lang yan, ha? Kutsarain natin. May natira pa, eh. Ayan. Madali lang yan matunaw. Ngayon, kung gusto nyo pang kumulay ng husto yan, dagdagan nyo lang ng soy sauce. Ayan, malapot-lapot na, oh. Huwag na natin tatakpan. Antayin na natin maiga. Amoy na yung ano, yung mga sangkap sa kayong butter. Naghahalo-halo na yung amoy. Ayan. Ang ganda na ng kulay, oh. Malapot na, oh. Okay na ito. Ready to serve na itong ating pork salpicaw. Nampang nakakatakam. Okay na ito. Ayan. Ready na ang ating plate. At ibubuhosin natin itong ating pork salpicaw. Ayan. Mapula-pula yung sauce niya. Oh. Diba? Yan ang kulay ng paprika. Ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung kulay niya. Paprika yan. I-arrange lang natin ng konti. Depende sa inyong arrangement. Ha. Ayan. Ang ganda ng kulay. Ngayon, bubudburo natin ng kinchay or celery.
nakakatakam. Tikman natin. Sa sabad ng dulo. Ang lambot. Grabe. Ang sarap. Ang init. Tara! Kain na!